Okay, 1, 2, 3, ang malalim. Very good man. Tapang naman talaga. Very good. Wala ni isang patag ng luha, walang bahid ng takot, sa edad na 3, ospital na ang kanyang naging pangalawang tahanan at hindi na mabilang ng mga turok ang kanyang pinagdaanan. Tubong Malabon ang batang itatago natin sa pangalan Ana. Una ko siyang nakilala noong minsan ako nagtungo sa tanggapan ng kanilang alkalde na si Mayor Antolin Oreta III. Dok, ito si ay sinasabi ko sa iyo kanina. Ah, siya po yung may sakit na leukemia. Oo. Oh. Naku na siya. But just wear a mask. Opo, kasi bawal po siya ma-expose ng maraming tao. Sa mata niya, she's very lively. Isa lamang si Ana sa mga residente ng natural lungsod na patuloy na bibigyan ng tulong medikal ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ang PCSO po ay handa pong tumulong sa lahat pong mga nangangailangan, lalo na po sa mga mahihirap. Eh dito po sa lungsod po ng Malabon, so far po marami po ba tayo natutulungan na rin po? Actually, sobrang dami ang natutulungan ng PCSO. Mm-hmm. In fact, I'm endorsing roughly at least 10 patients a day. So in a week, that's 50 patients. So mismo yung mga tao, they're clamoring to be endorsed to PCSO kasi nga may tulong na nakukuha. At natutuwa ako kasi parang when we endorse, parang it's as good as done. Na natutulungan po talaga. Matapos ang aking panayam kay Mayor Oreta, kinausap ko naman si Venus Esteves, ang ina ng bata. Kailan mo nalaman na meron siyang leukemia? Last May 11 po, 2017, na diagnosed po yung sakit niya doon. Normal at malusog daw ang batang noong kanyang isilang. Kaya naman, wala sa kanilang palagay na darating ang araw na tatamaan ito ng sakit na tinatawag na acute lymphoblastic leukemia, isang uri ng cancer sa dugo. Wala naman po siya talagang symptoms na nakita sa kanya. Opo. Basta napansin lang po namin, nabutla po siya doon. Uh-huh. Tapos po, nag-swimming po kami noon. After nag-swimming, sumakita po yung paa niya. Kala ko lang po, nangalay lang, kaya medyo hilot-hilot lang doon. Then kinabukasan po, mga around 11 o'clock, nadulas po siya. Nung time na nadulas po siya, hindi na po siya nakalakad. From the time po na hindi siya nakalakad, pina-check up na po namin. Tapos po nung nalaman nga po na leukemia, 2 months po noon, talagang ano po siya, hindi siya nakapaglakad. Nakaupo lang po siya or gumagapang. Ang acute lymphoblastic leukemia ay isang uri ng cancer sa dugo, kung saan ang bone marrow ay gumagawa ng napakaraming lymphocytes, isang uri ng puting dugo. Sa pinakahuling datos ng Philippine Children's Medical Center, leukemia ang bumubuo sa halos 50% kaso ng childhood cancer. Noong time mo sinabi ng doktor na kailangan ipakimo siya, ano ang naramdaman noong time mo? Actually, Dok, para ako, siyempre, nanay po ako, hindi denial po ako, Dok, eh. Ayoko pong maniwala, kaya lang nakikita ko na po kasi yung situation ng anak ko, kaya kailangan ko nang ilaban. Since ano po siya, puro admit po, sa PCSO po ko talaga kami lumalapit. During admission po, tsaka sa mga gamot po. Mabilis lamang ang aking naging panayam kay Venus, dahil hindi rin maaaring ma-expose ng matagal ang kanyang anak sa maraming tao. Kaya walang ideya ang mag-ina na sisilipin ko maging ang kanilang tahanan. Naabutan ko nakikipaglaro si Ana sa kanyang nakababatang kapatid. Nakatutuwa siyang pagbastan dahil niminsan hindi ito kinakitaan ng panghihina. Ano yan? Yellow. Red. Green. Blue. Ano ito? Dakdak. Alin dito yung nire-request mo sa PCSO? Lahat po yan. Lahat yan. Oh. Pagka binibigay mo sa kanya, hindi ka ba nahirapan? Hindi po do. Kasi po, every time po na nagbibigay ako sa kanya, siya na po mismo kukuha. Alam niya na po kung anong gagawin mo. Ah, siya naman daw siya. O sige, ikaw. Paano? Paglaki mo, anong gusto mo nga mo? Doktor? Gusto mo maging doktor pag laki mo? Bakit gusto mo maging doktor, ha? Siguro. Ano? Sa maikling panahon, nakilala ko kung sino si Ana, kung paano siyang tumayo, lumaban, sa kabila ng hindi maitatagong
kamusbusan. Bali po daw kasi patapos na po siya ng chemo that time. Na-inspired po kasi sa kanya yung ibang mga doktor dahil nga po sa kabila ng mga pinagdadaanan nila, go lang po talaga siya. Kaya kung tawagin po siya Little Fighter. Yan ang